Walang lalabas. Saan naman nagpunta yun? Yun na lang ang natitira kong pag-aari. Huwag po kayo mag-alala. Safe na safe po kayo dito. Magkikisilong Typhoon Odette Horror Story. Naniniwala ba kayo sa multo? Naniniwala ba kayong nagpaparamdam sila at minsan ay nakikisalo sa mundo nating mga buhay? Ako, hindi. Pero nagbago ang pananaw ko nang dahil sa isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Magandang gabi, Sir Jupiter, sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po akong JC at isa po ako sa mga masugid niyong taga-subaybay. Kaya gusto ko rin po sanang maibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Naganap po ito noong December 16, 2021 sa aming lugar sa Cebu City. Kasagsagan po yun ng bagyong Odette, ang pinakamalakas na bagyong naglandfall sa bansa natin last year. Isa po ang pamilya namin sa direktang naapektuhan noon. Sa totoo lang po, yun na ang pinakamalupit na bagyong naranasan ko sa buong buhay ko. Napakalakas ng hangin at marininig mo pa ang tunog noon na talaga namang nakakapanindig balahibo. Bago pa man dumating ang bagyo, ay naghanda na kami ng pamilya ko ng mga kakailanganin namin. Grabe, ang daming tao dito sa grocery. Nagpapanik ba yung ng mga tao? Ang sabi kasi sa balita, napakalakas raw ng bagyo na to. JC, Eric, make sure na wala kayong makakalimutan ha. Kumuha kayo ng sapat na pagkain para sa atin. Huwag niyong kakalimutan ang canned goods at noodles. Ako nang pupunta sa hardware para bumili ng flashlight at batteries. Papabili naman po ng power bank. Nasaan na yung binili mong power bank last year? Mabilis naman po yung malobat eh. Ay naku, ewan ko sa'yo. Hindi mo rin naman masyadong magagamit yung telepono mo dahil tsak mawawala ng signal. Bili pa rin po tayo ng extra power bank. Just in case, kailanganin natin. Oo siya, sige, alis na ako. Sa parking lot na lang tayo magkita-kita. Huwag niyong kakalimutan yung mga kailangan bilhin ha. Oh sige, ako naman eh magwi-withdraw ng extra dahil tsak nakakailanganin natin ng cash. Sinigurado po namin na magiging well-prepared kami sa pagdating ng bagyo. Mabuti na lang po at may sapat naman kaming funds for emergencies. Nagtatrabaho si Papa bilang isang accountant. Si Mama naman ay isang public school teacher. Si Kuya Rick ay maayos ang sahod bilang isang architect kahit na bago pa lang siya sa trabaho. Ako naman ay fresh graduate sa kursong IT, kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Grabe ang traffic. Eh bukas na kasi maglalandfall ang bagyo eh. Kaya ang dami nang nagsisilabasan ng bahay para bumili ng supplies. Nakakaawa naman po yung maliliit na bahay, lalo na yung mga gawa sa light materials. Siguradong madaling masisira ng bagyo yung mga yun. Oo nga eh, maswerte pa rin tayo dahil malaki ang bahay natin at safe sa bagyo. Paano naman yung iba? Kawawa naman. For sure, magsisiksika na naman sila sa evacuation centers. Di na talaga natapos ang mga sakuna sa mundo. Ni hindi pa nga natatapos tong COVID eh. Tapos ngayon may super typhoon naman. Oo nga eh. Nakakatakot. Hindi ko tuloy may iwasang isipin na baka pinaparusahan na tayo ng Diyos. Paano kung signs na pala ang mga ito na magugunaw na ang mundo? Man naman eh. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kinikilabutan ako eh. Paihinto niyo po muna yung kotse. Daanan po muna natin si Lola Feli. Hala, bakit nagtitinda pa si Lola Feli ng mga kakanin? Diyos ko naman, dapat nasa evacuation center na siya ngayon. Malapit sa amin si Lola Felicidado, Lola Feli. Nakatira siya sa isang maliit na kubo di kalayuan mula sa amin.
Mag-isa na lang siya sa buhay mula nung namatay ang asawa at anak niya. Sa edad na 75, malakas pa naman si Lola. At sa katunayan ngay, nagtitinda pa ng mga kakanin sa palengke. Isa kami sa mga suki niya at madalas naming nakakakwentuhan, kaya napamahal na rin siya sa amin. Nag-offer naman kami hindi lang kay Lola Feli, kundi pati na rin sa iba pa naming mga kapitbahay na sa bahay muna namin sila makisilong habang bumabagyo. Pero mas minabuti nilang magtungo sa evacuation center. Naisip namin na mas mabuti naman talaga ang desisyon nila. Hindi rin naman kasi sapat ang supplies namin sa bahay para matulungan silang lahat. Mas okay sa evacuation center dahil malilibre sila sa pagkain at iba pang kagamitan na ipamimigay ng gobyerno at iba't ibang donors. Lola Feli! Kayo pala yan! Nagulat naman ako sa inyo. Bibili ba kayo ng kakanin? Bakit pa po kayo nagtitinda? Dapat nasa evacuation center na po kayo ngayon. Lumikas na po kayo. Alam niyo naman pong madali lang matatangay ng hangin ang bahay niyo eh. Kung ayaw niyo po sa evacuation center dahil ayaw niyo ng maraming tao at hindi kayo komportable doon, welcome na welcome po kayo sa bahay namin. Tama. Since nandito na rin naman po kami, bakit po hindi na lang kayo sumakay dito sa kotse? Sa amin na po kayo umuwi. Pwede rin po natin kunin muna yung mga gamit sa bahay niyo. Malaki pa naman ang space sa bahay namin. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi yon ang unang beses na niyaya namin siyang tumuloy muna sa amin. Magmula nung ibinalita ang tungkol sa Bagyong Odette, kinukulit na namin siya na sa amin muna tumuloy. Pati ang iba naming mga kapitbahay, kinukumbinsi rin po siya, pero ayaw talaga niyang pumayag. Lagi siyang nagmamatigas. Ay nako, kayo talaga ang kukulit ninyo. Huwag kayo mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Subok na ang bahay ko. Maraming bagyo nang dumaan. Kita mo, matibay pa rin. At saka, hindi ko pwede iwan ang maliit na bahay ko sa gitna ng bagyo. Yun na lang ang natitira kong pag-aari. Halagang mahalaga yun sa amin ang namayapa akong asawa. As expected, wala na po talaga kaming nagawa upang baguhin ang desisyon niya. Sa tagal ng panahon na nakilala namin siya, alam namin na pag ayaw niya talaga. Bagaman nag-aalala at nagdadalawang isip, hinayaan na lang namin siya. Bandang 5 pa lang ng hapon ay nag-dinner na kami ng pamilya ko. Umuulan na. At medyo malakas na rin ang hangin sa labas noon. Wala na rin kuryente, kaya nagsindi na lang kami ng kandila sa mesa. Kumusta na kaya si Lola Feli? Nag-aalala talaga ako eh. Sana naman nagbagong isip niya. Oo nga po eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako mapakali kakaisip sa kanya. Sinubukan niya naman daw siyang kumbinsihin ulit ng mga kapitbahay natin kanina. Ayaw raw talagang sumama. Ay naku, tigas talaga ng ulo ni Lola Feli. Naku, napakadelikado pa naman ang tinitirhan ni Lola. Madaling-madali yung masisira ng bagyo. Narinig ko sa radyo kanina, palakas raw ng palakas ang bagyo. Hindi ko ma-imagine ang pwedeng mangyari sa bahay niya. Eh ang liit-liit nun, ang dami pang puno sa paligid. Pwede ko po siyang puntahan doon. I-check ko lang kung ano nang kalagayan niya. Pipilitin ko na rin kung sumama dito sa atin. Kung kailangan ko siyang kalagkahin papunta dito, gagawin ko. Sasama ako sa'yo, kuya. Tumigil nga kayong dalawa! Hindi niyo ba nakikitang ang lakas-lakas na ng hangin sa labas? Hindi na safe lumabas sa oras na ito. Eh, hindi naman po pwedeng hayaan na lang nating mamatay si Lola Feli. Mga anak, naiintindihan ko kayo. Concerned lang kayo kay Lola Feli kagaya namin ng papa niyo. Pareho lang tayo nag-aalala para sa kanya. Pero bilang ina nyo, sana maintindihan nyo rin na mas priority ko ang kaligtasan ninyo. Ako na lang kaya ang... Hindi!
Walang lalabas! Hindi pa man kami nakakatapos maghapunan ay may narinig na kaming isang malakas na katok sa pintuan. Ako na. Mabilis na tumayo si Papa at pinagbuksan ng pinto ang kung sino mang kumakatok. Kami naman ay nagpatuloy lang sa pagkain. Pero laking gulat namin nang makita namin si Lola Feli na basang-basa. Blanco ang ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa amin. Hindi siya nagsasalita, pero nanginginig siya sa lamig. Nag-alala kami dahil baka magkasakit siya. Matanda na siya at mahina na ang immune system. Pero sa kabila nun, nakahinga kami ng maluwag. Mabuti na lang at nagbago ang isip niya at pumunta sa bahay namin. Lahat kami ay tumayo at tinulungan siyang makaupo sa silya. Mga anak, ipaghanda niyo ng pagkain si Lola Feli, bilis! Magtimpla na rin kayo ng mainit na gatas para sa kanya, okay? Han, pakiasikaso mo muna si Lola, ha? Aakyat muna ako sa kwarto. Maghahanap ako ng pamunas tsaka ng pwedeng pamalit sa suot niya. Sige, Han. Kumuha ka na rin ng gamot dun sa medicine box sa kwarto. Mabuti ng handa at baka lagnatin si Lola Feli. Nangangatal pa naman to sa lamig. Sa gitna ng kadiliman at ng malakas na bagyo, naging busy kaming lahat sa pag-aasikaso sa kanya. Ganun po siya kaimportante sa amin. Pero kahit naman hindi si Lola Feli yun, tutulungan pa rin namin. Sa gitna ng sakuna, ang makakapitan lang talaga natin ay ang Diyos at ang isa't isa. Sino pa ba ang magtutulungan, di po ba? Pagkatapos namin siyang tulungan na magpunas at makapagbihis ay pinakain rin namin siya. Ang nakapagtataka lang po, hindi siya nagsasalita. Wala rin kaming mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. Pero sa point na yun, hindi na mahalaga para sa amin yun. Ang importante ay ligtas si Lola Feli at kasama namin siya sa bahay. Lola, dito po muna kayo magstay sa guest room. Huwag po kayo mag-alala, safe na safe po kayo dito. Tsaka i-check ko rin po kayo from time to time. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayo mahihiyang tawagin kami, ha? Kung magugutom po kayo, sabihin niyo po agad. Marami naman po kaming stocks ng pagkain. Tinitigan lang niya kami at hindi man lang umimik. Diretso sang humiga sa kama. Binalot ang sarili ng kumot at nagtalukbong. Nagkatinginan po kami ni Mama. Parehong nagtataka kung anong nangyayari kay Lola Feli. Ang weird niya po kasi, hindi naman po siya ang tipo ng tao na tahimik. Sa katunayan, binibiro pa nga namin siya na siya ang pinakamadaldal na matandang nakilala namin. Pero hinayaan na lang namin siya sa kanyang katahimikan. Inisip na lang namin na baka shock pa rin siya sa nangyayari. Baka malungkot siya na nasira ng bagyo ang bahay niya na napakahalaga para sa kanya. Naglagay kami ng lamparilya sa guest room upang may liwanag siya doon. Pagkatapos ay iniwan na namin siya para magdasal. Nagdasal kaming lahat sa altar na matatagpuan sa second floor ng bahay namin. Habang rumaragasa ang napakalakas na bagyo, habang naririnig namin ang tunog ng malupit na hangin, pati na ang pagliliparan ng bubong ng mga kapitbahay, nagdasal kaming buong pamilya para sa kaligtasan ng lahat. Diyos ko po, iligtas niyo po kami mula sa mapaminsalang bagyong ito. Sana po walang buhay na mawawala dahil dito. Kaawaan niyo po kaming mga anak ko. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala namin at ilayo niyo po kami sa kapahamakan.
Pagkatapos mangrosaryo ay nagkanya-kanya na kami sa pagpasok sa kwarto namin. Bagaman sigurado at kampati akong hindi basta-basta magigiba ng bagyo ang bahay namin, hindi ko pa rin magawang pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako makatulog dahil sa takot. Sobrang disturbing kasing pakinggan ang tunog ng marahas na paghampas ng hangin. Nakakapanindig balahibo. Maraming beses na ako naka-experience ng bagyo pero yun na ang pinakamalakas sa lahat. Lord, sana po tumigil na yung bagyong to. Nakakatakot na po. Tsaka nakakaawa naman po yung mga mawawala ng bahay at kabuhayan. Nang maging kalmado na ang paligid, tsaka lang ako dinalaw ng antok. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, pero nagising ako ng bandang alas 4 ng umaga. Uhaw na uhaw ako, kaya bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pagkatapos kong uminom, ay naisipan kong i-check si Lola Feli sa guest room. Lola Feli? Lola Feli! Nasaan po kayo? Laking gulat ko nang makitang wala ng tao sa guest room at wala na rin sindi ang lamparilyang iniwan namin dun kanina. Nilibot ko ang buong kabahayan pero wala talaga siya. Dahil sa pag-aalala ay ginising ko na ang mga magulang ko at si Kuya Rick. Saan naman nagpunta yon? Don't tell me lumabas siya ng bahay sa gitna ng bagyo. Hindi naman siguro. Baka nung napansin niya na lumipas ng bagyo, lumabas siya agad para i-check yung damage ng bahay niya. Ngayon talaga? Sa ganitong oras? Pwede naman niyang hintayin na magliwanag. Puntahan na lang po natin siya sa bahay niya mamayang umaga. I'm sure hindi na naman po siya mapapano ngayon since kalmado na rin naman ang panahon. Sir Jupiter, kaming lahat ay naguluhan kung anong nangyari at bigla na lang naglaho si Lola Feli. Nag-aalala kami't baka kung napano na siya. Kinaumagahan, lumabas kami ng bahay at nagulantang sa nakita naming sira-sirang mga kabahayan. Natumba ang lahat ng mga kahoy at poste sa paligid. Literal na dinaanan po talaga ng bagyo. May mga kapitbahay kaming sinusubukan ng ayusin ang kanilang mga bahay. May iba rin na naglilinis at itinatabi ang mga bubong at kahoy na nakaharang sa daan. Pero mas inuna naming puntahan ang tirahan ni Lola Feli. Hindi kami mapapakali hanggat hindi namin na-check ang kalagayan niya. Pero taliwas po sa inaasahan namin ang tumambad sa amin pagkarating sa bahay ni Lola Feli. Napakaraming tao ang nakapaligid sa kanyang sirasirang kubo. Halos hindi na maipaliwanag ang hitsura noon, lalo pa't natumbahan yun ng malaking kahoy. Nag-iiyakan ang mga tao sa paligid at ang iba naman ay napapalingulingo na lang. Kawawang matanda. Dito na talaga siya namatay sa bahay niya. Sana kasi sumama na lang siya sa atin sa evacuation center eh. May nakakita raw sa kanya na nakadungaw lang sa bintana ng kanyang kubo habang bumabagyo. Parang gusto na raw talagang mamatay ni Lola. Baka gusto na niyang makasama ang kanyang asawa at anak. Mag-isa na rin kasi siya sa mundo at baka nalulungkot na siya sa buhay niya. Nagkatinginan kami ng pamilya ko. Kung hindi iniwan ni Lola Feli ang bahay niya kagabi, kung totoong patay na nga siya eh, sino yung kumatok at pinatuloy namin sa bahay kagabi? Alam ko na kagaya ko, nagtindigan rin ang kanilang mga balahibo. Malinaw pa kasi sikat ng araw na wala na si Lola Feli. Nakita mismo ng mga mata namin ang nakahandusay niyang bangkay na nahulugan pa ng mga kahoy at iba't ibang kagamitan.
pero nakita rin mismo ng mga mata namin ang matanda na nakisilong sa amin kagabi. Hindi kaya multo ni Lola Feli ang nagtungo sa amin kagabi kaya hindi siya nagsasalita? Baka gusto niya lang kaming bisitahin dahil kahit papaano ay napalapit kami sa kanya at nag-aalala kami sa kalagayan niya. Hanggang ngayon po ay patuloy pa rin naming napag-uusapan ang nangyari noong bagyong Odette. Lagi rin naming pinagdarasal ang kaluluwa ni Lola Feli na sana'y maging mapayapa na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwentong katatakutan. Naway nagustuhan po ito ng mga tagapakinig. Muli maraming salamat at sa pagkakataong ito, magandang gabi.